Yung una mga points, yung 3 points po. Nahiningal ako. Okay. So, ayun po. To start po, just give me this thought po ng isang illustration po. Ang sabi po ng isang writer, di ko kilala kung sino ito, sabi niya ganun, Christians without goals are a little like Alice in the fairy tale. Kung alam niyo po yung Alice in Wonderland. So, meron doon isang scene na kung saan, yung maliit siya han, hindi itong bago ng Alice in Wonderland. So, meron isang scene doon na nagtanong siya ng direction doon sa cat. Kung naalala niyo yung cat na lumulutang at nagbi-disappear, ayan. So, sabi niya ganun doon sa cat, would you tell me please which way I ought to go from here? Sagot po sa, that depends a good deal on where you want to get to. Ayan po, sagot ng pusa. Sabi ni Alice, I don't much care where. Then, it doesn't matter which way you go. Sabi ng pusa. Tayo po, before or siguro po, bago tayo naging mga mananampalataya, meron tayong set of goal or goals. Ano ho? Meron tayo gusto natin maging successful sa buhay. Gusto natin maging significant. Gusto natin maging fulfilled sa buhay. Na wala pong mali. Ang mali po doon, usually, is yung kung how we define those things. Ano ho? Siguro yung success sa marami po, sadly, maybe to some Christians, ay ganun pa rin po. Ano? Good education, great career, a wonderful spouse, a happy family, tsaka isang fantastic ending na buhay. Ano? Kung naalala nyo si Troy, si Achilles, sabi niya yun ang gusto niya eh. Na pag-alis niya, eh makaiwan siya ng isang magandang legend. But problem nga po dyan is yung selfishness natin, how we are viewed ng mga tao. Ano ho? Nung tayo po yung naging mga mananampalataya, na bago po yung definition natin ng success, ng significance, ng fulfillment, ng satisfaction. Ano ho? Ang sa atin ngayon, ang naging goal na natin sa buhay, hindi lang po maging successful po pagdating sa temporary na mga bagay na yon, kung hindi lalong higit po pagdating po sa mga eternal na mga bagay, yung mga heavenly po na mga bagay. No? Kaya pagdating sa success po natin, we define it as being saved. Una-una po, successful po tayo, una-una dyan, kapag tayo, mahal natin sa buhay, family natin lalo, kapag saved, that is success. Ano ho? Nakikita rin natin, isa sa mahalagang tungkulin natin bilang mga mananampalataya ay yung maging member po tayo ng isang local church. Isa sa mga big decisions po na ginagawa po natin yan. Of course, part tayo ng Universal Church. Once na nalaligtas po tayo, matik yun, part ka ng Universal Church. But again, we're talking about the local church. And pag naanib ka sa isang local church, doon na mas nakikita natin na na-offer natin yung mga gifts and talents natin na probably developed noon pa and ganun din sa binibigay ng Holy Spirit. Ano ho? At doon nakikita natin kung paano nagiging part natin sa expansion or advancement po ng Kingdom of God. Ano ho? So, bilang isang Christian, dapat po part tayo ng isang local church. Last week po, may ilang mga natalakay kung saan po na-compare ang isang local church. Ang church po, last week, number one, it was compared to a building. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 9, review lang po ng kaunti. So sabi doon, ye are God's building. Bakit po? We are built upon the foundations of the apostles and prophets. So, nung after the Lord Jesus Christ, sa pinagkatiwalaan, yung mga apostles, so we are founded ayon sa mga itinuro po ng mga apostles and prophets. Kaya ngayon, wala na pong apostles and prophets kasi again, they are the foundations, not the superstructure. Ano? So, tapos na po ang time po nila. Nagawa po na tungkulin at naisulat na po lang sapat ang salita po ng Diyos. Sige, di walang masyadong mag-review. Isa pa po na ikumpara po ang church, pangalawa ay yung a farm field or husbandry. Doon po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9. You are God's husbandry. Yung husbandry, yan nga po, farm or field. So sabi po sa Matthew chapter 13, sa verse 23 na ating Panginoong Jesus, he that receiveth seed or the gospel into the good ground, yung sinasabing good ground po dyan, ay yung open heart.
is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit. Ilan yung bearing fruit? Yung pagbubunga po, some hundredfold, some 60, some 30. Kaya mahalaga po na isang local church ay may tamang doctrine at may tamang practice. Kasi though sabihin na natin na isang local church ay save yan, tama yung doctrine of the gospel, o ano yung kaligtasan sigurado. Pero kapag may mga weeds, may mga ligaw na damo, nagiging istorbo sa paglago ng isang iglesia, nagiging istorbo sa paglago ng mga mananampalataya, ano, hindi nagpo-produce, hindi nangyayari, hindi nagaganap sa isang mananampalataya yung bearing much fruit. Ano ho? So kailangan right doctrine, true doctrine, tsaka right practice. Right. And then yung last week din po, yung number 3 na binigay po ng ating tagapagturo ay yung na-compare po ang church to a temple. Inandyan po illustration niya ng second temple na eh. Pero ayun po, sabi po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, know ye not that ye are the temple of God? Yan. So alam natin ito. Actually, itong verse na ito, di naman nila alam yung particular verse kung saan malolocate. Pero pag sinabing the temple of God, kahit secular ng mga tao or non-believers po, alam nila na ang katawan natin ay templo po ng Diyos. Ayan. So anyway po, ang church din po is compared to a temple. Especially, lalo na po, we could make a study po tungkol dun sa Solomon's Temple. Kagaya na po, halimbawa, yung Solomon's Temple po na binigay po ng instruction po ng Diyos, marami po dyan gold parts. So, ganun din po ang church na dapat golden. Okay? Again, ang church naman, hindi naman po yung building, di ba? Tayo mismo yung mga tao. So, tried by fire. Dumaan dapat sa isa sa mga matitindi at malulupit na pagsubok. At doon po dapat, ang church din po natin dapat, normal po yun at dapat po maganap po yun sa mga simbahan. Kapag hindi dumaan po sa mga pagsubok, nagiging weak. Parang isang bata, di ba? Yung sinatawag nila pag madalas na dapa, lampa, pag nadapa. Pag lalo na pag 12-15 anyos ka na, madalas ka pa na nadapa, lampa. Probably, kung hindi siya masakitin yung bata, isang posibilidad, hindi siya nakakasubok sa kalsadang laro. O baka mamaya, hindi active yung kanyang katawan. Kaya nagiging weak. Ang church din po, ganun din po dapat na dapat active po ang church. At ang church din po dapat marami naglalang pagsubok. Pero hindi natin sinasadya yun. Hanap tayong pagsubok, katuwaan lang. Hindi natin ginagawa yun. Natural po dumarating yun. Kasi ang church po, of course, it is persecuted. Lalo pag tumatayo tayo sa tama. Ngayon po, ito na po yung papatuloy po natin. Okay, ang church po is compared to the pillar and ground of the truth. Pillar and ground of the truth. May naisip ba kayong cult? Pillar or ground of the truth? Ito pong verse na ito, ang verse po natin dito kanina scripture reading natin is 1 Timothy chapter 3 verse 15. Itong verse na ito, ginamit po ng maraming cults of Christianity. Ano, isa po dyan, yung kinakaaniban ngayon ni Ginoong Eli Soriano. Diba, 1940, INC, 1921, umalis si Teofilo Ora, may hindi pagkakasundo. 1922, nag-register siya ng sarili yung grupo. Pero iba pa pangalan nun, Iglesia Verdadere Cristo, parang ganun ata. Tapos, months later, may isa pang lumabas, si Nicolas Perez. Paglabas ni Nicolas Perez, pinalitan yung pangalan, Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. So, nandyan yun, Church of the Living God. Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Pero 1931, lumabas si Nicolas Perez sa grupo ni Ora. Sabi niya, basta may hindi rin pagkakasundo. Ngayon, pinalitan niya yung pangalan, ang naging registration, 1931, Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Sa English, the pillar and ground of truth. 1934, naging official members yung parents ni Eli Soriano at menentor ni Perez, si Eli Soriano, kasi nakitaan ng potential, magaling daw kasi, blah, blah, blah. So on and so forth. 1977, pinilitan yung pangalan, then somewhere there, nagkaroon ng dating daan. Ayun. Hindi ko nakita kung paano nangyay. Actually, hindi ko nakikita pa. Totoo po yung sinabi ni Pastor Narcita, yung Christian, yung kay Armstrong, yung international. Pag dumaan po kayo, try nyo lang, look closely po doon sa symbol nila ng dating daan. Meron doon kasama doon sa bandang likod nung symbol nila, yung symbol din po ni Armstrong. Anyway, ayan po.
The pillar and ground of truth. Sabi po sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, but if I tarry long, Apostle Paul speaking here, talking to Timothy, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Kung papansinin niyo po, itong verse na ito, ang tinatalakay po, pangunahin ni Apostle Paul, sabi dyan, di ba? That thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. So, ang pangunahin tinatalakay dito ni Apostle Paul is actually behavior, conduct, or character in the house of the living God. Ayun po yung una. Okay. Simulan po natin doon. Yung again, yung behavior po dyan yung sinasabi ay kung paano dapat yung karakter o paano yung personalidad po natin bilang kabahagi ng isang lokal na iglesia. Ano ho? At we are expected to behave well and to have a good character. Okay, lesson yun sa akin. Okay. Una-una po, lahat po, especially yung mga workers po ng Panginoon. Bakit? Itong chapter po na ito, 1 Timothy chapter 3 po, is kinakausap po dyan yung requirements or qualifications ng bishops at saka ng deacons. And then nakipag-usap siya bigla kay Timothy. Kasi bakit? Si Timothy yung pinagkakatiwalaan niya to handle yung mga bishops or pastors at ganun din po yung mga deacons. So sinasabi dito ni Paul, you, Timothy, at kayong mga kalalakihan, yung mga men ng church, ano, you have to behave well. Bakit po? Then pinasok niya yung bakit. Which is the church of the living God, focus tayo dito, the pillar and ground of the truth. You have to behave well. You need to have a good character kasi you are the church, the pillar and ground of the truth. Yung sinasabi siya, pillar and ground of the truth, doctrine and theology. Ano ho? Doctrine and theology po. And ganito po yung pagkakagamit dyan ni Paul. Kumbaga, dahil kayo yung tagapagdala ng katotohanan, kayo yung nagtuturo na sinasabi yung katotohanan, dapat maganda yung character ninyo. Ano? At ganoon po sa bawat isa po sa atin. Ilang beses ko ito nabanggit siguro, pero kailan ba ito? Kanina, may pinapanood kami doon sa junior church. May pinapanood kami sa junior church. Tapos, Zacchaeus. Alam nyo naman, di ba, yung mga ginagawang movies, yung mga short films po sa mga Bible stories, marami talagang mali or maraming dagdag. Ngayon, part doon, na gustong kumilala ni Zacchaeus, who is this Jesus? Sabi ganun doon ni Zacchaeus doon sa Bible story na animation. Sabi ganun ng mga tao na, you cannot go to him. Sabi ganun mga tao, you're a sinner. You're a sinner. Paulit-ulit yung mga tao. Ewan kung bakit nabanggit ko talaga, siguro Baptist yun. Sabi po ng kaibigan kong Methodist, sabi ng kaibigan ko na hindi natin ka-group, pero we know that they are Christians po. Napakaraming alam po ng mga Baptist, which is very true po. Ano ho? Doon sa iba, kahit sa mga government offices, pag alam nilang Baptist, magaling daw magturo at maraming alam. Pero sadly po, bakit kaya sa kabila na sa maraming Kristiyano, kahit yung mga mangaral, kahit ang daming alam na theology, ang daming alam na doctrine, but they don't behave well. Bakit po kaya, sorry, ginamit ko yung they, kami. Bakit kaya there are times, or tayo mismo, magkakaroon tayo ng behavior na pangit, na hindi katagap-tanggap sa Panginoon? Then, ito po yung nakita ko. Spoon-fed. Right? Spoon-fed. Maraming nangangaral, maraming Christians na spoon-fed. Ang ibig sabihin ko po dito, na yung truth, yung doctrine, yung theology na natanggap, na nakuha po nila, hindi nila personally nakuha sa Bible, hindi nila personally na hiningi sa Diyos. Rather, nakuha nila sa ibang tao. Hindi ko sinasabi na maling makinig ng sermon, tapos pag magandang sermon, huwag mong pakinggan. Hindi ko sinasabi na huwag tayong magbasa po ng mga magagandang babasahin. Ano, ang sinasabi ko lang po dito, yung dahilan kung bakit nagkakaroon po ng mga mananampalataya na pangit ang behavior kahit marami pong alam. Ano ho? Bakit po? Kasi naniniwala po ako na para mahalukay mo yung mga mayayaman na katotohanan ng Panginoong Yesus, you need to have a good character. Salvation pa lang eh. You need to be humble. Ano ho? Pag walang humility, hindi mo tatanggapin na makasalanan ka. Pag walang humility, hindi natin naaminin na kailangan natin ng Diyos. Ano ho? So, without humility, without a good character, hindi natin mahanap yung mayayaman na katotohanan ng Diyos. Ano ho? Kaya spoon-fed. Again, hindi po mali po yun.
may mga mananampalataya akong kilala na hindi naman sila expositors, hindi naman po theologians talaga na sabihin mong sa sarili nila gano'n. Pero they have good character. Bakit po? Mamaya, puntahan po natin yun later. Okay? Anyway, ngayon, may first part dyan. Sabi nga nun ulit ni Paul kay Timothy na kailangan mo magkaroon ng good character, ng magandang behavior. Ano? Kasi kayo, the church, is the pillar and ground of the truth. Pero may first na sinabi dyan si Paul, sabi niya, but if I tarry long. No? But if I tarry long. Yung tarry po dyan, delay. So, if I delay sa pagpunta, kung babalikan niyo po yung verse 14, sinasabi ni Paul, Timothy, gusto na kita makasama sa lalong madaling panahon. Pero verse 15, but if I delay sa pagpunta dyan, sabi ni Paul, ito yung dahilan. Actually, hindi niya kinokomand lang si Timothy. Kasi may mangyayari po, Timothy. Kung madedelay ako, it is because so that you will know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. Ano pong message po dito? Tingnan nyo ha. Yung una, qualifications of the bishops and then qualifications ng deacons. Ano ho? Then biglang sabi ni Paul, malalaman mo yung tamang behavior through the doctrine that you will learn. So madaling sabi pa, ganito po yung nangyari. Ito yung qualifications. Kay Timothy siguro knowledge na sa kanya yon. Okay na. Pero Timothy, kailangan mong maranasan yung qualification. Kailangan mong maunawaan sa sarili mo. Parang ganito po, magkwento siguro ako, punta kami halimbawa ng Baler. Sa Baler, ang ganda sa Baler. Meron doon Twin Lake. Agaganda. May natatawang iba. Nagbabala kami muna doon, para, ewan ko lang. Magano, nalalaki ng alo, ng muna isa. Pwede ako magkwento po sa ating lahat na yon, pero hindi siya kapareho ng yung kinukwentuhan mo mismo yung nakaranas. At kapag yung kausap mong tao, pareho kayo ng experience, pareho yung naranasan, nagkakaroon kayo ng connection. Di ba? Alam mo yung Twin Lake, oo nga men, ang ganda doon. Yung isda, nako, ang mura. Nagkakakunik kayo sa isda kasi pareho kayo ng experience, pareho kayo ng understanding. Ang sinasabi dito ni Paul, in case Timothy madelay ako, ang reason para ikaw personally maranasan mo yung doctrine. Doctrine po, hindi lang po siya knowledge. Ang doctrine po in theology po is your experience with God. And when you experience God, ang effect po dapat sa isang mananampalataya, nagkakaroon ng good character. Ano ho? Nadidevelop yung good character. Sinabi ng Panginoon, nakapagahanapin mo siya ng buong puso eh. Ano ho? So, yun po yung nangyayari. Okay? As the pillar and ground of the truth. Anyway. Okay. Sabi nga po ng isang writer, no? Manners are not to be put on like a garment, nor can we masquerade in them and pretend to be what we are not. Bending the knee is nothing if we are not reverent at heart. A gift is nothing unless given from love. Prayer is nothing unless our life is prayer. Praise is nothing unless our life be a garment of praise. Manners are not etiquette, nor best dresses, nor courtesies of speech. They are the expressions of a life. Naalala ko yung libro ni yung sa may BTI, yung diniscuss doon ni Pastor Antonio Ormeo doon sa part ng sanctification, na yung false na holiness, hindi yung mukha na parang bait-bait, banal-banal yung mukha, hindi yung merong Sunday speech, tapos may weekend speech, tapos may weekday speech. Ano? Of course, iba-iba yung paraan mo dapat ng speech, depende kung sino yung crowd na kausap mo. Ano ho? Pero again, sabi nga, behavior, hindi siya do-havior. Minsan may ginagawa tayo, accidental eh. And then people praise you. Ano? Inalala ko yung minsan sinabi ni Pastor, may isa daw na, yung illustration lang naman, nagpapapray, tapos nakita ulit kayo, sabi yung ganun, Pastor, maraming salamat, pinag-pray niyo ako, answered prayer. So naalala mo, di mo pala siya pinag-pray. No? So, dapat po, hindi lang po do-havior, dapat behavior. It's more about kung sino po tayo, sarili po natin. At alam po natin kung sino po tayo, kung search natin. By the way, ito po, di ko kaagad pinakita yung last name kasi may isip nyo si Jason Statham. Yan. William Mann Statham po yan. Alright.
So the pillar and ground of the truth. So ano po tinuturo po sa atin dito ng Panginoon? Right. So tayo as the pillar and ground of the truth, we preach and promote stability of doctrine. After some years, nakakalungkot man, pero sa maraming churches doon nawala na yung senior pastor, nawala na yung veteran doon sa church, daan-daan namatay. And hopefully, sabi nga ni pastor, dinidiscuss po natin to sa early worship diversities, dinidiscuss natin sa Vesper church issues, hindi na to talk about other churches, but as First Baptist Church of Manila. And hopefully, FBCM po will last yung stability ng doctrine hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Right? So, ayun po. Dapat, kung ano po, nalala ko may isang, sobrang nag-enjoy ako magturo doon sa junior high na class. Meron tayong sinusundan na curriculum, pero it's more of a storytelling siya eh, di ba? So, of course, you have to give more sa mga high schoolers. So, nag-enjoy ako na ginagawa po namin, we read the scripture, tapos tatanungin sila, bakit nangyari? Why and how? Ayun. So, nag-enjoy kami, bit by bit, nagba-Bible interpretation po kami. And then, ang sabi nung isa doon, sabi niya ganun, eh, Kuya Mike, paano yan? Paano kung mali yung interpretation, no? Ito po, doctrine. Pag grounded po tayo sa doctrine, especially the 12 doctrines, grounded po tayo dyan, tapos may naisip ka, interpretation ka sa isang passage, nakita mo, makikita mo kung mali yun kasi you have the doctrine. Pag mali yung doctrine mo, you're open to many false teachings. Kaya una po yun eh. Kaya po yung iba, nakapag-start ng mga cults or naniwala na kung ano-ano kasi napaka-open po nila sa mga mali. Walang standards, walang barriers, walang naglilimit, walang nagpipigil. Okay. Local churches support the truth of God's Word. So tayo po, as a local church po, dapat sinusuportahan din po natin kung ano po yung tinuturo po ng salita ng Diyos. Naalala ko yung kay Spurgeon. Sa England siya, di ba? Tapos, dumating siya sa isang local church. Then, ang attendees nun, kung tama yung memory ko, mga nasa 75, mga ganun. After some years, siya yung naging pastor doon, umabot ng 1,000 at 1,000-1,000 yung mga nag-a-attend. Noong namatay daw si Spurgeon, bumalik ulit sa average 75 attendees. Kapag kahit na anong turo po ng kahit anong program natin ng pagbibigay ng magandang doctrine, ng right doctrine, ng magandang practice, kahit na anong turo natin ng malalalim na bagay po dito, but without the desire ng church mismo to dig up those truths, wala pong kwenta. Pag umalis na po yung leaders, umalis na po yung mga sabihin natin nagpo-push to support the truth of God's Word, pag nawala na, mamamatay na dahan-dahan. Ba't namamatay yung mga gawain? Walang next in line na nag-hold. Kaya doon sa Rules of War, yung mga unang Rules of War, panahon nila Lincoln eh. Yung sa Rules of War, di ba may line-line-line na yan, di ba? Pag frontline ka, mag-march kayo, pumunta doon, sunod-sunod kayo. Kahit nakita mo, babariling ka na, bawal ka umalis sa linya mo. Kasi pag umalis ka rin sa linya, pag uwi mo, babariling ka rin naman ng sarili mong bansa. So, dire-diretso ka pa rin. My point is, may frontliners tayo, pero dapat may next in line. May next in line, may next in line. Of course, trabaho po ng pastor, trabaho po ng pinagkatiwala ng Diyos sa mga manggagawa to disciple people, to mentor people. I'll show you how to do this, then do it yourself. Ganun po yung ginagawa po natin. Pero dapat, yung tinuturuan din should have the desire to support the truth of God's Word. Many other institutions in society depend on Bible truths taught by local churches. Ano po yan? Usually, legal system. Ang legal system po ng Pilipinas, minana po natin sa mga puti. Particularly sa mga kano. Okay, kasi di ba yung... basta, nung naging independent tayo, somehow dependent daw, 1935,
ayun. Nagkaroon tayo ng sarili natin yung Philippine Constitution. Pero actually, hindi pa siya. Hindi pa siya actually sarili. Anyway, ayun pa lang yung 35. Minananal sa mga kanon. Sa mga kanon naman po, kinuha nila yon sa England. Yung common law, blah, blah, blah. Ayan, na-develop din po. Ngayon po, ang England, kagaya na nalalaman po natin, dumating ang gospel doon po sa Americas dahil po sa England. Dahil po kanino? Dahil po sa mga mananampalataya po doon. So actually, kahit sa batas din po natin, yung legal system po natin, mas marami po dyan, marami po dyan na ang binabase po sa Bible. Actually, maraming lawyers po na maraming alam sa Bible kahit non-believers po sila. Kasi nga, tinitingnan nila yung law of God din po. Democratic government, tinitingnan lahat, missionary activity, good literature, Bible colleges, Christian school system, soul winning, Sunday schools, at kung ano-ano pa po. Kapag yung isang institution, kahit po sabihin natin secular, let's use the word secular po dun dahil nasa labas. Pero kung yung system na gagamitin mo, si system po ng Biblia, nako, magpo-flourish po yun. Sabi nga sa isang building, sa amo ko, kay Pastor James ko ata narinig yun, sa isang building, nakalagay doon, if Jesus is on the top, business is non-stop. So kapag maganda po, inuuna natin yung prinsipyo ng Diyos ng Biblia po sa lahat ng ginagawa po natin as the pillar and ground of truth, naniniwala po ako na magkakaroon po tayo ng magandang Christian life. Okay. Anyway, tuloy po natin. Right. A church is also compared to an olive tree. Yan, ang olive tree po, nakikita po siya banda doon sa mga Mediterranean, sa Saudi Arabia, sa mga ganyan mga lugar po. Okay. Gusto ko sana makita kung anong size na average ng olive tree. Hindi ko siya ma-imagine kung anong eksaktong size niya. Pero yun, palawak daw. Kasi actually, ang olive tree pala, considered siya as bush. Anyway. Ayun. Romans chapter 11, verse 17. Sabi po doon, and if some of the branches be broken off, and thou, being a wild olive tree, wert graft and among them, and with them partakers of the root and fatness of the olive tree. Ang kausap po dito ni Apostle Paul ay yung mga Gentiles. Ang sinasabi niya po dyan na some of the branches be broken off ay yung mga Jew. So, the olive tree, yung ginamit niyang figure, at yung mga branches na nag-broken off is the Jews. Ngayon, and thou being a wild olive tree, being a Gentile, were grafted, dinugtong, in among them, and with them partakers of the root and fatness of the olive tree. So tayo, nagpapasalamat tayo though, we be na Gentiles tayo, nagkaroon tayo ng part sa Kingdom of God, at konektado po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. So tingnan po natin ang ilan pong mga points na pwede natin kunin po dito. Local churches, like an olive tree, olive tree's leaves should be always green. Greenness means life and sap in the branches. Olive tree. Si Happy may pinapanood minsan nung pag-akit ko dun kay Pastor Yam, yung kanta ng mga batang photosynthesis. Yung plant, isa sa paraan ng pagkain or photosynthesis niya ay yung kuha siya ng sa araw, kain pagkain niya sa tubig, then yung minerals na nakukuha niya sa lupa. Then napupunta po yun from the roots, paangat, doon sa katawan, doon sa mga leaves. Kaya malalaman mo kapag maganda yung ground, kapag maganda yung pwesto niya sa araw, panakuha siya ng magandang tubig, kapag maganda yung glucose or yung pagka-green ng mga dahon. Okay? Tayong church should be on the right ground, magandang araw, magandang tubig. Like an olive tree. At dapat green po tayo lagi, yung mayaman. Kapag yung dahon po, minsan, ayaw ko ginagawa yung katawaan yun, yung dahon ng mangga, yung dahon ng mangga, pagkakinuha yung dahon ng mangga, tapos malalaman mo doon kung anong klaseng mangga. Ako di ko alam sa itsura eh, inaamoy ko. Puputuloy-putuloyin ko yung dahon, tapos amoy-amoyin ko yung mga dahon, like, ang bango-bango. Tapos ginawa namin minsan, nagpaksiw kami, niligyan ko ng dahon ng mangga yung paksiw, ang bango-bango ng paksiw. Sobra. Anyway, ayun po. So dapat tayo po, like an olive tree, laging green tayo, laging mayaman tayo. Hindi lang po, again, sa doctrine, and ang result ng doctrine is a good character. Jeremiah 17:8, her leaf shall be green,
ilagay natin sa church, her leaf shall be green, neither shall cease from yielding fruit. So dapat, kanina sa BYF namin, team fruitful kami. At kailangan as Christians, wala tayong maging dahilan to be not fruitful. So kailangan tuloy-tuloy tayo naging mabungahin po sa buhay natin. Kapag nag-stop tayo, naging mabungahin, ibig sabihin yung greenness natin na wala na, we're not receiving enough or the right nutrients. Ano? Spiritually speaking. Ay, ito, alam natin to. His leaf also shall not wither. Yung good works, yung fruits na nakita ng Panginoon shall not wither, hindi po yung mawawala. And yung fruitfulness po natin, sa totoo lang, ang fruitfulness po natin, madalas, hindi po na-appreciate ng marami. Okay? So as a church, as a Christian, don't expect people to praise you. Kasi may enough na tayong praises, may enough na tayo, i-exabi ng Panginoon, I will exalt you in due time. No? Kasi nga lang mas na-emphasize yung sa iba, due time lang. Parang, Lord, parang ang tagal ng exaltation. Parang ang tagal-tagal po, laging konti lang, hindi ko nararamdaman. Ano? Pero pag ang motive natin is for the Lord and by the Lord, ano ho, He will exalt us in due time. So huwag po tayo mawala pag-asa. Alright. Local churches, like olive trees, should greatly abound with fruit. Ay, nabanggit ko na, nauna na. Sorry. Psalm 1:3, that rain forth is fruit in his season. Nalala ko yung term, isa, yung ano, in season or out of season, though it was talking about yung pagtuturo. Pero in season or out of season, we should bring forth fruit. Anong in season or out of season na tinutukoy ko po? Na ibig sabihin, though we don't feel good. Di ba minsan may problema, ang hirap mag-serve. Ang hirap magkaroon ng involvement sa church kapag may nangyayaring problem sa family, may malaki kang utang. Kapag ka, hindi ka in good terms sa spouse mo, ano? At kung ano-ano pa, ang hirap po mag-serve. Ano? But then, the Lord is commanding us na dapat mag-bring forth tayo ng fruit. Laging pray lang po talagang solution. Lagi sa ganun. Ay, references. Nibilisan ko na kasi 30 minutes na ako. Olive oil was used to fuel lamps to shed light and dispel. I'll jump po sa next illustration po to what church is compared to a golden candlestick. Right? Ang reference po natin dito, Revelation chapter 1 verse 20. Though yung candlestick, naalala po natin, isa po yan sa mga gamit doon sa tabernacle or later doon po sa temple. Okay. Sabi po sa Revelation chapter 1 verse 20, the mystery of the seven stars which thou sawest in my right hand and the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches and the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. Ayan. So ang church po is compared to a golden candlestick. Hey, sabi po dito, local churches must shine forth the light of God's word, Christ's salvation, and godly example to a sin-darkened world. Alam ko, nabigay ko na rin itong ano po na ito. Pero naalala niyo po yung Shekinah glory. Ano? Shekinah glory. Noong Old Testament, every Feast of the Tabernacle, bababa ang Diyos in the form of the Shekinah glory. Sa Bible, even in King James, makabasa po natin doon, glory of the Lord. Bumaba yung glory of the Lord. To translate it, the Shekinah glory. Pag bumaba doon, minsan na pillar of cloud, minsan na pillar of fire, ayan po. At doon, nung one time na minsan, nakipag-usap nga si Moses sa Panginoon, paglabas siya sabi nga, sobrang liwanag talaga ng mukha niya. So sobrang liwanag po sa tabernacle or doon po sa temple kapag pag bumababa po ang Shekinah glory. Sobrang liwanag. Later on nga po, ano ho, yung temple, doon bumababa ang Shekinah glory. After ni Jesus Christ, nung sabi niya, it is finished doon sa cross of Calvary, sabi, nahati yung temple. Pagpapakita na tapos na yung time ng temple. Ano ho? Bakit? In 3 days, itatayo ulit yung temple. Tinutukoy niya yung kanyang sarili, Jesus Christ. When we receive the Holy Spirit, ano, nung receive natin si Jesus Christ, tinanggap natin ang light. Right? Kaya sabi sa Matthew 5, nandito ata yan. Nandito nga. Sabi niya sa Matthew 5:16, let your light so shine before men. It is not our light. Ano po? Light po ng Holy Spirit. Yung Shekinah glory, luwalhati po dapat ng Panginoon Diyos yung nakikita, hindi po sa atin.
Ano ho? Kaya nga, ano eh, minsan nakakatukso naman talaga. Sabi nga ni Pastor Yan, minsan nakakatukso pag-abay ka, Pastor, ang galing ng preaching mo. Pastor, ang ganda ng turo mo. Ang sarap, yung parang pumapalakpak yung tenga. Kahit minsan, totoo lang, kahit minsan sagot mo na, hindi po, sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero at the back of your head, parang medyo pitik pa rin eh, tenga mo eh. Ano ho? Pag may involvement tayo sa church, then yung ibang kasamahan natin praises us, kapatid, salamat talaga dun sa binigay mo. We appreciate it. Kapatid, ganding mo kumanta kanina. Ano? Though siguro sabihin na natin, yung unang motive mo is to glorify God. Kaso nga lang, later on, parang nagiging mali nung na-appreciate natin ng sobrang overwhelm. Ano? Pag lumabas mo tayo, we are expected to show people the Shekinah glory. Ano? Dapat makita po na yun. Sabi nga dyan, walk as children of light. Sabi na Ephesians 5:8. Okay, konti na lang po. Golden candlesticks are very valuable and precious, so local churches are very precious to God. As removing candlestick brings darkness, so God may remove a church due to its apostasy and leaving its first love. Ayun yung, thou hast left thy first love, sabi nga na ng Panginoon sa ilang churches. Anyway, ang First Baptist of Manila, or yung ibang guest, ang bisitarin po natin, our church, hopefully, ano po, we have the frontliners, iba wala na. Ano, hopefully hindi po matigil. Hopefully tuloy-tuloy po. Ano, totoo lang po, ang ministry po ng Panginoon, hindi po naman nakadepende sa tao. Mali yung isipin natin na pag nawala ako dyan, nakupatay kayo, hindi napapatuloy yung gawain. Ano, napapangit na mentalidad. Ano, pag nawala yung ganyan. Pero at the same time po, kung nakita natin na sa atin pinagkatiwala po yung gawain, sa atin po binigay ng Panginoon, dapat we're ready po na maging frontliners pagdating po ng time. Let us pray. Laki ng Panginoon, maraming salamat po sa mga bagay na inyong tinuturo po sa amin. Salamat po sa mga truths po na ito. Salamat po sa mga hamon, maging po sa mga corrections. We praise you, Father, kasi po patuloy yung inyong development sa inyong mga anak. It is stubborn of us kung isipin po namin na we have grown enough. Hindi po, Lord, kundi patuloy kaming humihiling ng tulong niyo po sa amin. Patuloy niyo kaming i-develop. Patuloy niyo po kaming hubugin sa wangis ng aming Panginoon sa Kristo upang ang inyong kaluwalhatian ay makita po sa aming buhay, makita po sa inyong iglesia, at kami po ay maging ambassadors po ng Panginoong Jesus. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.